Lord, Jesu Christoi na buhay na nangin sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Araw po ng Biyernes, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Lalong-lalo na yung mga may sakit na nawa sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang kagalingan ay ipagkaloob sa bawat may sakit. Pagsamasamahin po natin ang lahat ng ito at tayo'y humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita,
Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihian alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Ang aking tanging mithi'i, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi'i, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang aking tanging mithi'i, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at iyong patnubay niya ay mata mo. Ang aking tanging mithi'i, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang aking tanging mithi'i, Panginooy makapiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, at sumaiin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao
sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang piyesta ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus na ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay, ang bilhin ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang napakaraming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon niya ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nilang tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Papa Francisco, noong ipagdiwang po natin ang Divine Mercy Sunday, 2nd linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kasagsagan ng lockdown taon 2020, ang kanyang homilya ay nakatuon sa virus na maaaring ma-infect ang mga tao. Hindi po ito yung COVID-19 dahil at that time, kasagsagan niya po ng quarantine, ng lockdown, ng mga namamatay na COVID-19, kung hindi ang kanyang sinasabing mai-infect ang mga tao sa virus na ito ay ang virus ng selfishness at indifference. Ano? Kaya nga noong bago pa lamang po ang kanyang pagiging Santo Papa, binigyan ng diin ni Papa Francisco ang Revolution of Tenderness. Ito yung pagkakaroon ng pagpapahalaga sa inyong kapwa, sa ating kapwa. Yung po bagang magkaroon ka ng kahit kaunting pagtingin sa iyong kapwa. Ito ang binibigyan ng diin ng Santo Papa. Kaya nga doon sa kanyang humiliyang iyon noong 2020, nang kasagsagan ng COVID-19, nang sabihin niyang may mas matinding virus na pwedeng katakutan, ito yung selfishness at hindi pakikialam sa nangyayari sa kanyang kapwa. Of course, nakuha na rin po ito ni Papa Francisco dahil at that time, noong kasagsagan na nga po ng COVID-19, alam niya yung mga nakikita
na kung saan ay kanya-kanyang pagkilos, hindi na tinitingnan ang kapwa. Marahil ito rin po ang ating tema ng ating ebanghelyo ngayon, ano, na kung saan ay patungkol sa pagbabahagi. At noon niyang kasagsagan ng quarantine ay mayroon po akong nabasang isang experience na nalathala sa YouTube na kung saan ay mayroon daw pong ang nagsulat po nito ay yung ikatatlong nakapila doon sa supermarket na mayroong dalawang lalaki na magkasunod, dala-dala ang kanilang basket at ang isa ay naka-cart, punong-puno ang cart noong isang lalaki na nakapila doon sa counter. Samantalang yung nauna sa kanya, isang lalaki, basket lang ang kanyang dala, subalit kakaunti ang laman. At napansin noong ikatatlo ay dumukot sa kanyang bulsa ang nakakart na punong-puno ang laman at inaabot ang pera doon sa nauuna sa kanya na basket lang ang laman, subalit kakaunti ang laman. Ayaw tanggapin noong nakabasket lamang, nahihiya. Subalit ipinagpilitan noong nakakart, ang sabi niya ay, tanggapin mo na, kailangan mo ito. At ikaw ay mamili, bumalik ka doon sa babantayan ko itong basket mo dahil ikaw ang susunod, susundan kita. At napilitang tanggapin noong nakabasket at pagbabalik niya ay mayroon siyang kinuhang mga boxes ng mga gatas at ang sabi ay, maraming salamat po uli, ito'y para sa aking anak. My dear brothers and sisters, ito yung sinasabi ni Papa Francisco. Kung papaano natin tinitingnan ang ating kapwa, na tayo naman ay may kakayanang magbahagi. O sabi nga ni Papa Francisco, wala naman talagang mahirap, kahit kakaunti ay pwede tayong magbahagi para ipadama lamang sa ating kapwa na sila'y handang tulungan, mayroong taong handang umagapay sa kanilang nararanasan sa sitwasyon at that time. At hanggang ngayon, ito rin ang panawagan pa rin ng ating Santo Papa. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi dito, gusto lamang subukin ng ating Panginoon ang kanyang alagad na si Pilipe nang tanungin niya saan tayo kukuha ng makakain, maipapakain sa ganung karaming tao. Ang sinabi po dito ay mahigit kumulang 5,000 lalaki ang sumusunod sa ating Panginoon. Subalit sabi nga ng isang alagad, ang kapatid ni Simon Pedro, si Andres, ang sabi niya ay mayroon po tayo ditong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano na lamang ito sa ganyang napakaraming tao. Isa din pong nagdududa na papakainin, na mapapakain ang ganung karaming tao. Subalit tingnan niyo po ang kasagutan ni Pilipe. Kahit 2 dinaryong daan na tinapay ang ating bilhin, hindi magkakasya ning tigkakaunti ang lahat ng taong iyan. Pagsubok ng ating Panginoon na lumitaw kung anong klaseng mayroon ang kanyang mga apostol na hanggang doon ay hindi pa rin maunawaan ng mga apostol ang kanilang sinusundan na 100% na tao at 100% na Diyos, na walang imposible sa Kanya na mapangyayari niya ang lahat ng bagay. Sa kabila ng lahat ng Kanyang ginagawa na kahit anong uring sakit ay Kanyang napapagaling, Kanyang nagagamot, subalit ito pa rin ang pananaw, ang mentality ng mga apostol. Kulang pa rin ng pangunawa at hindi pa rin nila maintindihan
kung ano nga ang kanilang sinusundan. Sa pagbabahagi na iyon ng bata na mayroong dalang 5 tinapay at 2 isda, nangyari ang himala. Ito nga po yung sinasabi ng spiritual father, isa sa mga spiritual fathers, ang sabi niya ay, kung tayo ay magbabahagi lamang, kung tayo ay marunong lamang magbigay ng kung anong mayroon tayo, doon mangyayari ang himala. Subalit, kung wala po tayong maibabahagi, kung wala tayong maibibigay, huwag daw po tayong mag-antay ng himala na mangyayari sa atin. My dear brothers and sisters, kung atin pong titingnan ang ating mga pagbasa ngayon, patungkol po sa pagbabahagi. Kaya nga, ang ating unang pagbasa, kung atin pong iuugnay, na kung saan ay matapang na nagbabahagi, pagbabahagi din po ang ginawa ng mga apostol na magiging sanhisana ng kanilang kamatayan dahil sila'y pinahuli ng mga pinuno ng bayan, ng Israel, ng Sanhedrin, na kung saan pinagbabawalan silang magpahayag patungkol kay Jesus, subalit hindi po sila tumigil hanggang sa mayroong namagitan sa katauhan po ni Gamaliel, isang Pariseo. Ang sabi po ni Gamaliel, ating pag-isipan ang mga nangyayari sa atin at kanyang tinukoy ang 2 tao na naging pinuno na mayroong mga tauhan na sumusunod sa kanila. Ang sabi ni Gamaliel, nung mamatay yung isa na mayroong tauhang 400 na wala dahil namatay ang kanilang pinuno, at nung mamatay naman si Judas na taga Galilea, nawala din ang kanyang maraming tauhan dahil pinagmumulan nito ay tao lamang. Subalit, hayaan natin ang mga apostol na ito dahil kung ito'y sa Diyos, ganito ang mangyayari sa atin, magiging kalaban na natin ang Diyos. At dahil kay Gamaliel, pinakinggan sila at pinalaya ang mga apostol. Naging sanhi o naging instrumento si Gamaliel para ma-save, para maligtas ang buhay ng mga apostol. Pagbabahagi. Maaring pagbabahagi ng talento, pagbabahagi ng kung anong mayroon tayo, pagbabahagi ng oras sa nangangailangan. Hindi lamang po ito nakatuon sa pagbabahagi ng material na bagay, kung hindi ang panawagan sa atin kung anong mayroon tayo at kung ano ang mayroong maibabahagi. Ito po ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. At doon lamang po magkakaroon ng tinatawag na komunidad. Kung atin pong babalikan ang ating mga unang pagbasa nitong mga nakaraang araw, patungkol po sa pagkilos ng iisang binuo ng ating Panginoon na unang Kristiyano, na kung saan ay nakatuon doon sa pagbibigay, ang sabi nga po doon ay ibinebenta ang kanilang mga ari-arian at ang napagbentahan ay ibinibigay sa mga apostol. At ang mga apostol po ang nagdi-distribute ng mga goods. Kaya nga sinasabi doon ay walang mayaman at walang mahirap. Dahil lahat ay nagkakaroon, dahil parang centralized ang kanilang mga ari-arian, kung anong mayroon sila, nagbabahaginan. Napakagandang tingnan kung ganito ang mangyayari sa atin, dangan nga lamang ay hindi na po ito, napaka-imposible po itong mangyari. Ano? Kaya nga ang sinasabi po dito ay parang pyramid po tayo ngayon. Sa tuktok ay ilan lamang po ang mayroong masaganang buhay. Subalit, mas nakakarami ang nasa laylayan ng lipunan. Kaya nga, kung magkakaroon lang po tayo ng bahaginan, sabi nga po ni Papa Francisco, at least maiibsan ang paghihirap ng mga mahihirap. Dahil mas lalong lumalaki ang porsyento, mas lalong naghihirap ang mga mahihirap hanggat mayroong namamayagpag na iilan sa ating lipunan. Hindi lamang po ito sa Pilipinas, kung hindi problema po ito ng buong mundo. Nawa ang panawagan na ito ng ating Panginoon
ay ma-inculcate sa ating mga puso at isipan nang sa ganon magkaroon po ito ng bunga. Ang bunga na kung saan maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Nawa, sa panawagan na ito ng ating Panginoon, makita sa ating pang-araw-araw na buhay, makita sa ating pagkilos, lalong-lalo na yung mga nangangailangan na ating mga kapatid na mga dukha. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kahitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kahitaasan, o sana sa kahitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo nang may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, talam. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway magtimpundi at maging bayan mong giliw. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Tulad din ng mga ubas na pinigat naging alak, sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami daw ay maging sangkap sa pangbuo nitong bayang liyak. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Tulad din ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay.
kami daw ay magtimpun din at maging bayan mong giliw. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ang mga ubas na pinigat naging ala. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayan niyak. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging alak. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyak. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralgina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, ugnay po ng isinasagawang blessing and grand opening ng ating Kapiyo Austria ay mahigpit po tayong pinapaalalahanan ng ating panawagang GLECO, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa loob ng Austria. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ng ating Main Church Arc Entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa sa 4 ng hapon at 6 ng gabi. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang na kaarawan ni Santo Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid na simbahan sa halagang 500 piso lamang. Simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 20 ng hapon. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating hari at manunubong.